pangalan niya ay Dakilaing. Ang Ginoon ay purihin, ngalan niya ay Dakilaing. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawiri. Panginoon ay puri, ngalan niya ay Dakilain. Panginoon ay puri, ngalan niya ay Dakilain. Ngalan niya ay Dakilain. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami ay tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga diyos-diyosan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nikom, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosan ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa Burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Semos, ang karumaldumal na diyos-diyosan ng Moab, at para kay Moloch, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosan ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga diyos-diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsuob doon ng kamanyang at naghain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. Dalawang beses na napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga diyos-diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon
Kaya nga't sinabi nito sa kanya, "Dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit, alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod, alang-alang sa Jerusalem ang lungsod na aking hinirang." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magalak ang sinumang tao na makatarungan na gawang matuwid ang siyang adika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkos nakisama at malinggawain ng mga pagano ang sinunod nila, ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Pati anak nilang babae't lalaki, inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Itong Panginoo'y nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa kababaan ng loob, tingin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya. Subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya'y nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inalilihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatirapa sa kaniyang harapan. Ang babaeng ito ay hintil, tubo sa Sirofenika. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kaniyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang iahagis sa mga tuta." Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng may mumong nalalaglagan ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus,
dahil sa sinabi mo, maari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiumo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Alam niyo po mga kapatid, habang pinagninilayan ko ang ating ebanghelyo ngayon, ang mabuting balita ayon kay San Marcos, napatanong ko ang aking sarili at sa tanong na ito, gusto ko ding sariwain ang aking sarili sa pamamagitan ng tanong na ito. At maaring itong tanong na ito, gusto ko ding itanong sa inyo. Ano ang nagagawa ng pananampalataya, pananalig at paniniwala natin sa Diyos sa buhay natin? Diba? Ulitin ko, yung pananampalataya natin, yung pananalig natin sa Diyos at ang ating paniniwala sa Kanya, ano ang naidudulot nito sa ating buhay? Ano ang nagagawa nito sa ating buhay? Malamang sasagot ka, Father, marami po at malaki. Madami at malaki. Pero sasabihin ko sa iyo, gusto kong pangalanan mo yung sinasabi mong madami. At gusto ko ding pangalanan mo yung sinabi mong malaki. Kasi abstract po yan. Hindi natin matukoy kung ano yung kalakihan na yan at ano yung kadamihan na yan na yung pananampalataya, pananalig mo at paniniwala sa Diyos ay ano ang naidulot nito sa buhay mo. Alam naman po natin na sinabi ng ating Panginoon, no? Jesus told us, faith can move mountain. Ulitin ko po. Sinabi yan ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo. Hindi ang ebanghelyo ngayon, kundi mga ebanghelyo sa ebanghelyo ay sinabi niya, faith can move mountains. Diba? Kung meron kang malaking pananampalataya, ibig sabihin, kahit na suguin mo yung kabukiran o mountain, ay mapapasunod mo siya dahil sa laki ng iyong pananampalataya. But my dear brothers and sisters, I know na alam mo, faith can move mountain. But isa pa ang isang malaman mo sa buhay mo, faith gives you hope and saves you. Diba? Ang pananampalataya, paniniwala, at pananalig natin sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. At higit sa lahat, nakakapagsalba sa atin. Paano na nakapagbibigay sa atin ang pananampalataya ng pag-asa? Diba? Kapag napakalaki ang iyong pananalig at pananampalataya, kapag sa panahon ng problema, paulit-ulit mo itong sinabi sa kapwa mo, o di kaya sa pamilya mo, sa asawa mo, hayaan mo na, may awa naman ang Diyos. Hayaan mo na, bukas, maganda din ang kinabukasan natin. Pagising natin sa umaga natin, may ulam na tayo. Pagising natin, ngayon, iiyak tayo, pero bukas, sasaya tayo. Magiging masaya tayo. Sa pamamagitan ng pagsasabi mong, may awa naman ng Diyos, faith gives you hope. Yung pananampalataya mo, dahil sa sinabi mong may awa ang Diyos, tulungan naman tayo ng Diyos. Sabi ni Father, sasamahan naman tayo ng Diyos dahil yan sa pananampalataya mo. Pero kung wala kang pananampalataya, wala kang pananalig at wala kang paniniwala sa Diyos, sa panahon ng problema, ulitin ko, hindi mo naman yan sinasabi. Minsan pa nga, nagmumura ka pa nga sa panahon ng problema. Minsan ka pa nga, naiinis ka, nagagalit ka baka. Yun bang inis? Yun bang galit? Yun bang nagmumura ka? Nakakatulong ba yan na maibsan ng iyong problema? Hindi, di ba? Pero sa tuwing sinasabi mo yung words of hope, dahil sa iyong pananampalataya, may awa naman ang Diyos. Tutulungan naman tayo ng Diyos. Bukas, maayos din tong problemang ito.
dahil yan sa iyong malaking pananampalataya, pananalig at paniniwala mo sa Diyos. Sa panahon na ikaw ay walang-wala sa buhay, may karamdaman ka, pupunta ka ng simbahan. Meron nga nagsabi sa akin, alam niyo po Father, mawisikan lang kami ng holy water na galing sa na winiwisik niyo po. Para bang feel namin, okay na kami. Para bang feel namin, nasalba na kami, save na kami. Alam niyo po Father, kapag makahawak lamang ako ng mahal na pong Jesus Nazareno, iikot ako sa likod, kahit mahaba ang pila, abot pa yan doon. Pero alam niyo po, naiibsan ang aking problema, mahawakan ko lang ang kanyang paa, titingin lang ako sa kanya. Madadampian lang ako ng holy water kahit kapiranggot. My dear brothers and sisters, hindi yung holy water, of course, banal ang holy water, di ba? Hindi yung mimihingi ka ng pagbabasbas ni Father sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ano po yung nakakapagsalba sa atin? Ano po yung nakakapagpabuti sa pakiramdam natin? Yung pananampalataya natin. Kahit ilang timbang holy water ang ibuhos sa iyo, kung wala kang pananampalataya, hindi ka gagaling. Hindi ka magiging maayos. Kahit pagkatapos itong misa, yung holy water na yan, yung dalawang timba na yan, ibuhos ko yan sa iyo, kahit nawala, kahit hindi ka gagaling, kung wala kang pananampalataya at wala kang pananalig at wala kang paniniwala sa Diyos. Ganyan ang naidulot ng pananampalataya natin sa Diyos. Nakakapagsalba sa atin at nakapagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay. Madalas ko pong sinasabi sa tuwing may manghihingi sa akin ng advice, madalas kong sinasabi, kahit walang-wala ka na, kahit marami kang problema, huwag mo talagang bitawan ang pananampalataya mo. Yan na lang ang pangahawakan mo. Tapos, babalik sila sa akin, siya sa akin. Tama ka nga, Father. Kung binitawan ko yung pananampalataya at pananalig at paniniwala ko sa Diyos, malamang hindi ko na alam kung saan ako pupulutin ngayon. No? Ulitin ko po, sinabi ng ating Panginoon, faith can move mountains. No? Pero yung pananampalataya, nakapagdudulot din sa atin ng pag-asa at nakakapagsalba sa atin. Ganon ang ating ebanghelyo ngayon. While I was reflecting the gospel, napakalaki ng pananampalataya, o di kaya sabihin natin, nagkaroon na ng pananampalataya, paniniwala at pananalig ang babaeng hintil na nasa ating ebanghelyo. Ang babaeng hintil na nasa ating ebanghelyo, hindi po siya Hudyo. Ito yung mga hintil na maraming pinaniniwalaan ng mga Diyos, Diyosan. Pero nung narinig niya ang ating Panginoon na nagpapagaling, nung narinig niya ang ating Panginoon na nagpapagaling sa mga klase-klaseng karamdaman, nilapitan niya ito. At yung paglapit niya sa ating Panginoon, may nagkaroon ng pananampalataya at pananalig at paniniwala ang babaeng ito na hindi naman naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pananalig, at sa kanyang paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, nasalba ang kanyang anak. At nung nasalba ang kanyang anak, nagkaroon siya ng pananalig at pananampalataya at pag-asa sa buhay. My dear brothers and sisters, the gospel invite us to increase our faith as well as our trust sa ating Panginoong Hesukristo. Kung gusto mong gumaling sa iyong karamdaman, kung gusto mong magkaroon ng pag-asa sa gitna ng problema, at kung gusto mong masalba, dagdagan natin ang ating pananampalataya, pananalig at paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, binuwag ni Jesus ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hintil bilang sambayanan ng iisa bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin. Sa bawat manalangin ang ating itutugon, Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Makapangyariang Diyos, aming kanlungan at lakas, nais mo na kami ay maging iisang sambayanan. Maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangangailangan ng iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapamalas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mo magpakailanman. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag, kahit na ito ay walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal,
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco ang aming Santo Papa, at ni Roberto na at ni Jose ang aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
labing makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay namin di gaya. Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami ay niloob mong makapakinabang kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na itinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati panamin.